Hi guys, welcome back to another vlog. So it's a Saturday today and naalis kami ni sis. Siya ang ating driver for today kasi malapit lang naman yung pupuntahan natin guys. Bibili tayo ng aircon ngayon kasi summer na, sobrang init na. Ang naka-aircon lang sa amin ngayon is yung taas namin pero sa baba, wala. Ang napupusuan namin ay Carrier or Hitachi Panasonic. Oo, mga Japan brand na aircon, no? Yes. So, tara, tignan natin, guys. Ang sabi kasi, nag-search kami sa internet, ang pinakamura daw na bilihan ng aircon is sa Western Appliances. So, doon tayo pupunta ngayon and tignan natin kung ano yung mabibili nating aircon. So, si Sis ang magda-drive, guys. Igaguide ko lang siya. Actually, first time niyang mag-drive ng malayo-layo. Kasi ang lagi lang niyang dina-drive is short distance lang. Pero ngayon, ayan, siya lang magda-drive. So, good luck. Yes. Let's go! Tapos na naman si ate na nakumuha ng masanga. Baka pa-car wash na rin natin si Tokyo, guys. Kasi ang dumi ni Tokyo, grabe. Parang halos isang buwan na yatang hindi naliguan. Saan tayo dyan? Ay gagamitin nila, kakaliwa tayo. Ay gagamitin nila si Tokyo, guys. Sa darating na Holy Week, tama gagamitin niya si Tokyo. Depende. Depende kasi pupunta sila, guys, ng probinsya ni brother-in-law sa Nueva Ecija. And pupunta yata silang Dingalan, Baler, ganyan. And sasama sila Merz, yung mga cousins natin from Cavite. So pag sumama kasi sila Merz, si Tokyo yung gagamitin. Pero pag hindi sila sumama, si Kyoto sana yung gagamitin nila. Kaya naisip ko, ipakarwash na natin, nakakaya naman gagamitin nila si Tokyo. Tapos ang dumi-dumi. So ayun guys, yun ang agenda natin. And tignan natin kung saan pa tayo dalin ng ating mga paa. Yes. Yes. Serious. Yes. Si ate ha. Namimingwit ng mangga. Kung ano mo sinusungkit niya tayo dyan. Serious? Alam kaming serious dito. Kabado ako mag-instruct. Hindi, chill lang tayo. Ano lang tayo? City driving, ano? Chillax. Chill lang. Ay, wait. Ako yung jeep. Barang-barang ano eh. Sige, pasok eh. Parang hindi ka i-consider eh. Hey, nandito na kami guys. We made it. Pero ako nag-park kasi medyo hirap pa siya sa parking. So susunod matututo na siya mag-park. Alright, we made it. Punta na tayo guys sa Western Appliances. Tignan nyo naman si Tokyo guys. Para namang galing bundok. Ang dumi oh. Kaya kailangan ko pa-car wash na siya talaga. Yan sis. Congrats! Malayo-layo na ang na-drive! Malapit lang to eh! Ito na kami pala guys. Ano yung coffee style? So ito yung mga aircon. Ang dami lang aircon dito guys. Yan, Carrier, Colin, LG, Samsung, Panasonic. Yan, Panasonic ang gusto namin guys. Ah, saan yan ito? Ito po yan. Saan? Ito naman, ano to? Standard size, ma'am. Standard size. One spring po siya. From 39,399, 35,500 ito pa. 35 ito. Nasa 31. Pero may bawas pa yan, di ba, kuya? Discount na po yun, sir. Kasi from 36 po. 4, sa kanina. One spring yan. Kasi 39. From 36, yes, nagiging 31 na lang. Ano pang ibang option? Ito po, meron din tayo Opel. 1SP po niya nasa 31,395. Pag cash mo po nasa 97 plus na ano. Standard size naman. Kaso Coppel? Ano ba ang Coppel? American brand po siya. American, okay. Which is, dati yung feathers po ng brand. Aircon lang po talaga siya. Okay. Ginagahan ko sa mga industrial like fast food, pang office. Mm-hmm. Meron bang Carrier? Kay Carrier ito po. Carrier. 35,300. Tapos yung points with the line. Baka kuha mo ng 30. Nasa ano po? 31 siya. Kasi ito yung points 75 po niya. Ah, okay. Ito na, 31. Yeah. Pero same na lang sa inasukat. Ano pala para sa simula? Ang hinahanap namin pala guys is inverter para tipid sa kuryente, di ba? Sagad nito 26,900. From, magkano siya? 31,395. Wow, nasa 5,000 plus din. Yan, may kasama din po siyang Despan. So natin, ano eh, Panasonic or Carrier. Ay, sosyal. Lahat pala ng inverter. Hindi pa tayo bumibili. Makakasira pa tayo. Nakasira ka pa, sis. Ah, ito yung 26,500 yung Coppel.
28,000. Panasonic 31. Career, ito 31. So, parang Career and Panasonic magkapresyo, no? Pero yung Coppel, mas mababa siya. Tsaka yung Conin. Free Western Desk Fan. Ah, so itong Career, meron ding free. Pero yung Panasonic, wala. Estimated ARPU niya, 1.72 peso per ARPU sa kanya. 1.72. Dito sa inverter, 1 peso na lang po sa per ARPU. Ah. Ito. Sa kanya, mga 2 pesos per ARPU. Kasi dito sa kanya, pinaka-energy level po niya. Mas mataas, mas higit po sa kanya. Ah, ganun pala siya. So, mas mataas yung energy efficiency rating. Mas matipid sa kuryente. Oo nga. 4.05 to 4.22. Yung Panasonic, ilan? 4.36. Ang mataas yung Panasonic. Estimated lang naman po yan. Kumaga sa estimated lang. Yeah. Ano ba yung difference ng compact ulit sa standard? Kasi, ito sir, ito yung compact size niya. Tapos standard size, mag-iba yung sukat. Pero siyempre ng 1 HP. Ah. Pero with this, sa pagpapanig, gusto ko yung standard size. Oo nga. Ikaw, ano ba gusto mo? Compact? Pero yung price difference nila dalawa. Mas mataas compact. Mas mataas yung standard. Ang compact. Ah, si magkano si standard? Ito, 35,500 from 39,000. Ah, 39 pa na to, 35 tas na lang. Mahal pa na Sonic. Ah, mas mura ang compact nga. I see. Pero ang taas ng energy efficiency rating niya. 4.8. Pero ito yung price niya, 35,000. Ito, asan yung price ito, kuya? Ah, ito, 36. Saan parang ang sabi, mas maganda daw yung ano eh. Nano X eh. Kano yung pinaka ano, discounted price? Sagad. Discount cash eh. Pwede mo buwasan natin 35,000. Sagad. Wow! From 35,500 straight for cash, makuha na siya ng 31,300. From 36,400. Diba? Ito yung maganda sa Western guys eh. Kasi pwede mong masagad eh. Pwede pa code din. Kung mali yung pinaka ano. Matay sa metro ba? Pero walang stock niyan dahin. From 39. Monday. Tapos 35. Ngayon, 31 na lang. So, parang ilang days na din ang pagitan. So, pinapatanong ni Sis guys yung compact versus standard. Kung ako tatanungin, doon ako sa standard kasi yung energy savings niya, energy efficiency savings niya, mas mataas kesa doon sa compact. And yung price, di ba, from 39,000 magiging 31 na lang. Sagad-sagad. Yun ang maganda dito sa Western. Pwede ipasagad yung price. Tapos may free... Ano pa? Electric fan. Siyempre, doon tayo sa may free char. Pero yeah, ako mas okay sa akin yung standard. Kasi pag sinabing compact, parang naisip ko yung mga parts kinompact din. Char, hindi ko alam yung mga ganun guys. Pero ewan ko, mas napupusuan ko ito, yung standard. Kasi yung budget naman nitong standard, eh, pasok naman doon sa budget talaga namin. Ikaw, anong-ano mo? Ano napupusuan ko? Oo. Ito, pipiti. Ang tanong, may pambayad ba? Wala, hindi ko napupusuan yan. Ito lang napupusuan ko. Ito lang kaya ng budget. Hindi, ako okay lang. Okay lang din ako dito sa ano. Standard. Standard o compact? Pero mas unang choice kasi compact. Kasi nga, maliit lang siya. Compact lang siya. Okay. Yan, pina-inquire namin yung compact guys. 27.4 na lang siya. Doon tayo sa standard yung 31. Isip-isip. Okay guys, ayan. Finally, nakapag-decide kami ni Sis. Ang kukunin na natin is yung window type na standard na inverter. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito guys, ito na yung final natin. May Nano X siya. Energy level 4.84 ang energy efficiency rating niya. So ayan siya guys. Puntahan ko na si Sis dito. Pero yun na guys, na-decide na kami na yun na kasi... Yan yung may available unit dito. Also, kapag yung split type kasi ang kinuha natin, ang dami pang proseso, orderin pa siya. Tapos walang definite date kung kailan darating. Unlike yung may available stock na dito, mauuwi na natin siya guys. Tapos, papainstall na lang natin siya, di ba? Eh, meron naman kaming kilalang mag-i-install. So, ayan. Para at least as early as tomorrow or Monday, ma-install na siya. Ayun na si Sis to fill out the form. Yung 31.3 pala is yung spot cash as in cold cash. Pero kung card straight, 32.1. Guys, ito na siya. Ang laki pala niya. Or malaki lang yung box kasi may mga stylo-stylo yun, diba? So, iti-test na siya dito. Bago i-release. Ang pa
nagpapalamig sa mga namumuong pawis ni Baby Zack. So yan, sabi ni Kuya, tama daw yung kinuha nating standard kasi mas malaki yung compressor niya as compared sa compact. The remote pala siya, guys. Sabi ni Sis, ako ito na yata yung paglalaroan ni Baby Zack na remote. Ito kasi, na yata yung paglalaroan ni Baby Zack. Si Baby Zack, guys, lahat ng remote namin sa bahay, ito yung lalaroan. Actually, pag pinower on po natin siya, automatically naka-fan mode na muna siya. Ngayon 3 minutes to 5 minutes. Okay, bayad na tayo, guys. Nag-spot cash na lang kami. Gulo, no? Kasi naisip ko pag spot cash, mas makakasave ka pa ng 1,000 pesos. Sayang din yun, di ba? As compared sa straight payment sa card. Eh, si Sis kasi gusto niyang card dahil i-enroll as installment para hindi mabigat. Eh, naisip ko, bayaran ko na lang ng buo. Tapos, share kasi kami dalawa, hati kami. So, yung share niya, di bayaran na lang niya sa akin ng installment para at least wala nang ano, di ba? Wala nang ang tawag doon? Interest. Uy, grabe sa wala ng due date. Wala nang interest kasi pag although sayang din kapag card, di ba, may points 'yon, may miles, pero okay lang kasi at least di ba wala na siyang interest na babayaran. Saka wala nang due date. Any day of the month. Hindi pwede yung ano eh, yung debit card tapos straight payment na ano. Hindi siya considered as spot cash. Kailangan cold cash talaga, guys. Buti na lang may dala akong cold cash kasi, di ba magdo-Dubai tayo this Holy Week and may pera kasi si Papa. And binigay niya sa akin dahil ipapalit ko na nga daw sa dirham. So plano kasi namin after dito, pupunta tayo ng money changer. Papapalit na natin tong pera niya sa dirham. Buti na lang may dala kaming cash. So mamaya mag-withdraw na lang tayo para pampalit ko dito sa cash ni Papa. Para ngayon, spot cash na lang tayo. Pwede naman, hindi na natin bayaran yung cash ni Papa. Ang ending, si Papa pala bumili ng aircon. Yeah, yun lang ang maganda sa Western, guys. Masasagad nyo talaga yung price dito. Lalo kung spot cash yung mode of payment din nyo. Yan na, guys. So may pushcart naman sila. Iyahatin nila tayo sa parking. Let's go. Yun. Kasyang-kasya kay Tokyo, guys. Okay, guys. Andito na tayo kay Tokyo. Ayan, pawis-pawis pa kami ni Sis. Ayoko na nga mag-drive. Natatawa ako. Sabi ko, dali, dito ka na. Sabi, ayoko na, sakit na ng binti ko. Ikaw na mag-drive. Kaya nga tayo pupunta lang, ano, Trinoma para ma-practice ka eh. So, tara, guys, punta tayo. Tamad-tamad. Nag-aaral. Tamad-tamad nung ano. Sakit na nga ng tuhod ko eh. Tamad-tamad nung aking estudyante. Anyway, mission accomplished tayo, guys, sa aircon. Yay! So, ngayon punta tayo ng Trinoma. Magpapapalit tayo ng, ano guys, ng pera. Yung pera ni Papa, ipapalit natin. Guys, congratulate natin si Sis. First time yung mag-drive sa EDSA. Yay! Yes, sakit na ng tuhod ko. Na guys, U-turn na kami dito sa Quezonab. U-turn ni Sis. Wow, smooth U-turn yarn. Oops. Gas mo ng konti para bumalik. Pagkaraan ng 500 metro, gamitin ang dalawang daanan sa kanan upang lumabas patungong EDSA, North Service Road. Pumasok. Kasi pumapasok ay. Sige, clear. Nagbigay si Hyundai. Thank you, Hyundai. Okay, yan na. Malapit na tayo sa Trinoma. Yan, pag ganun, gas mo ng konti. Saan tayo? Para bumalik yung manibela ko. Sa lane na to. Ayan, tama yung lane na yan. Kakanan tayo dun sa main landmark banda. Yan, kakaliwa tayo dyan. Ayun, no, yung pumapasok dyan. P. Dito. Kanan? Kaliwa. Ito, sa mga taxi. Oo, yan. May nakamotor. Sabi mo kasi dito. Sabi ko, ayun, no. P. Yan, no, Mindanao car park. Dyan tayo. Oops, oops. Oops. Okay. About the year. Ang lapit mo doon sa... Yan, car park entrance. We're here na guys sa Trinoma. Na-survive ni Sis ang driving sa EDSA. Yeah. 5:30 na guys hanggang alas 6 lang yung Tivoli. Ngayon, kailangan natin magtanong sa gwardiya kung nasaan yung Tivoli. Nakapag-inquire na kami doon. Ang pangalan? Core Pacific. Ang rate ng UAE dirham ay 16.98. So ngayon, tignan natin guys yung sa Tivoli para makompare din natin. So guys, may mga nakita kong subscribers dito. Si Feli, hi! Yeah, thank you. Yeah, taga UK sila guys. And magja-Japan sila. Enjoy Japan. Okay guys, so nakapag-withdraw na ako. Nung nagamit nating perang pinambili ng aircon. Ngayon papunta na tayo sa Tivoli Money Exchange. Dito siya sa banda sa may yung link papuntang SM North. Tignan natin yung
rate nila dito. Pag mas mababa dito compared dun sa core, dito na tayo. 545 na. Abot pa naman tayo, guys. Dito na kami, guys, sa Tivoli. And ang dami ng tao nakapila. Ang dami yata mag-out of the country ngayon, guys. Ang dami pamapalit ng pera. Or kabaligtad na naman, makapumunta sila dito tapos nagpapalit ng mess. Tignan nyo, guys, ang dami tao. Ayan. Nakapila. So dito na kami magpapalit, guys, sa Tivoli. Apparently, mas mula dito kaysa dun sa pinunta natin kanina. 15.2 lang dito. Doon sa kabila, 16.9. Layo, diba? Kaso ang problema, wala silang enough na gear hubs na papapapalit. Kasi ang papapalit ko sana is 40,000 pesos. Kasi yung available gear hubs lang nila, 1170, nasa around 17,000 pesos. Pwede na rin. Tapos yung the rest, siguro sasama ko na lang, so withdrawin ko pagdating natin to. Time check, 6:07 na. Nakapila pa rin ako, guys. Hanggang alas 6 lang sila, pero nag-cut off na sila ng line. Buti umabot tayo. Alam nyo, guys, ang mura dito, kaya siguro ang daming tao. Kasi ang baba ng rates nila, baka dito na tayo magpapalit next time. Pero mas convenient kasi sa akin yung nag-withdraw na lang talaga doon sa country na pupuntahan. Siguro kung napanood nyo na yung mga previous international trips natin, kung mapapansin nyo, lagi na tayo nag-withdraw ng pera, di ba? Kasi nga, mas convenient siya. Nagkataon lang kasi ngayon na may cash si Papa na kailangan kong ipapalit kasi sa kanya naman yun. Ay, nasisis, guys. Bumili na siya ng drinks kasi gutom na kami. Ayan. Thank you so much. We have BJ, Buko Juice. What did you buy? Binato? Wala kang drinks? Bakit? Paano kayo inom? Ito na lang siya ng time. Nabayaan mo na mabilao ka. Ay, sarap ang refreshing, guys. Guys, we're done. It's currently 6:30 in punto. So I'm the last customer. Buti na lang nakaabot tayo sa Tivoli. Yay! Bali, ang napapalit ko kanina, 1170 ng dirham, di ba? Ngayon, umabot ng 2170. Nagkaroon siguro nung nagpapalit pa. So may resibo naman, 2170 ang napapalit natin. They sell at 15.2. So, 32,984 siya. So, I believe sulit siya. Sulit dito, no? Ay, ang dami nang papapalit. Kaya, ang haba ng pila. Kasi ang ganda ng mga rates nila. So, ang gagawin natin. Ay, mag-dinner na. Yes! Kakain tayo, guys. Where do we eat, sis? Mango tree or santoka. Wow! Thai versus Japanese. Ano kaya ang mananalo? Abangan! Okay, guys, so nandito tayo sa Hokkaido Ramen Santoka. Mas nanalo ang Japanese food. Hey, sis. Parang pagkasama kasi si Big Bro, parang laging parang mukhang Japan. Parang magkikrave ka ng Japanese food. Ayun na yung roll natin, guys. Mukhang masarap, no? Mm. Uy, sarap. Let's eat. Uy! Ay, dalag na. Okay naman. Mm-hmm. Parang medyo maasim na yung mango. Sa akin po. Careful po. Thank you. I'll show you po, sorry. Careful po. Enjoy your meal po. Thank you. Welcome po. Tikman natin this. Sarap. It's good. Parang last time na kumain ako nito, parang hindi ko ito kasarap. Pero ngayon, na-appreciate ko siya, guys, ang sarap. Ang init. Ay, sarap. Love it, guys. How was it? Is it good? Yeah. Masarap din yung pork tongkot sa nila, guys. Pero not as tender as yung mga ibang namin na nakahain ko. Now, guys, ito na nga po. Si sis po ang umubos ng food dati. And yung bowl of ramen ko, nasa kanya na rin po. Ayan po, opo. Naubos nga po niya. Alam mo, nasisira ang image ko dyan. Guys, tapos na kami kumain. Ang sarap. Yeah, so ang next na gagawin natin ay Watson's. Go Watson's.
Magpapabudol sa Watsons. Tapos, we'll go home na yata. Or dessert. Take out tayo ng dessert. Pagpasok namin dito, guys, sabay pa kami. Ang bango ng popcorn. Dito talaga sa level 4 ng Tainoma, no? Umaalingasaw talaga yung popcorn nila. Ang bango-bango. Guys, nakakatawa. Meron palang western din dito. Ayan, o. Oh, western. Sana pala dumiretso na tayo dito kanina pa. Yeah, anyway, pabunta na tayo sa parking. Ayan na ang dinadrive ni sis, guys. Medyo lumalakas na ang loob niya mag-gas, oh. Kanina, hindi maapakan ng gas. Pero ngayon, ayan na. Sorry guys, ang dumi ni Tokyo. Oh my God, kitang-kita. By the way, naka-live na tayo ngayon, guys. May premiere tayo ngayon na 8 PM. So, ayan, nagre-reply ako sa mga chat. So, paminsan-minsan, guys, nagpe-premiere ako. So, attend kayo para maka-chat nyo ako live. So, i-end ko na tong vlog. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog na to. Please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook, at JM Bankisho on Instagram, and at JM.Bankisho on TikTok. Kung nagustuhan niyo tong vlog na to, please pakilike nyo naman. And subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next vlog. Bye! Bye!